So, ano naman po, hindi naman ako magkikwento na ng mga resulta ko kasi ako naman ayaw ko namang magyabang at banggitin pa sa inyo na ako'y may mga bahay. Ayaw ko naman ako. Sasabihin niya naman, yabang-yabang ko na meron akong tatlong condominiums. Kasi ako naman, pinipigilan ko magyabang na ako'y may mga sasakyan. Para kasi kalapas na nga na parang sasabihin niya na lahat na lang na hindi niya binabanggit. So ayaw ko naman sabihin sa inyo na napakaraming bansa akong pinupuntahan. I'm reading, lumilipad ako sa aeroplano, sumasakay na aeroplano. Tsaka ayaw ko na rin ang banggitin sa inyo na ako yung may mga nabiling commercial lots na lupa. Pinipigilan ko naman ang sarili ko. So, kaya ayaw ko magyabang. Ayaw ko naman magyabang. Kaya, ikwentuhan ko na lang kayo. May magnolia. Bago naman kayo umuwi, para maging masaya kayo, okay lang ba yun? Yes! May maglola. Ang lolang ito ay may apo. At ang apong ito ay may lola. Ang ganda ng apo eh, 20 years old, tapos ang sexy, tapos talagang nag-uahon. Sabi ng lola, apo, samahan mo naman ako magpa-check up sa hospital. Sabi naman ng apo, sige po lola, wala akong problema. So naglalakad yung maglola. Nako na yung apo, papasok na ng hospital. Nakasalubong ng doktor. Sabi nung doktor, kung pa siya na po yun? Opo, sabi ng doktor. Siya, tanggalin na ang botones ng blouse, alisin ang bra, pasok na sa loob ng room, higa, relax. Ay, do, hindi po ako magpapacheck up. Si lola po. Si lola po, siya, hinga ng malalim. Tapos na po. Minadali. Hindi yun ang kwento. Pauwi na maglola. Sumakay ng bus. Pagsakay ng bus, a few seconds, may sumakay din ang mga kalalaki. And after a minute, bilang na, hindi ko HOLD THAT DOOR! Kaya natutulog kayo, mara si Kaya. HOLD THAT DOOR, sorry. Lahat ng mga babae sa kaliwa, lahat ng mga lalaki sa kanan, makakasama, lahat ng mga babae rin din. Tumayo yung apo. Huwag na pong rapin ang lola ko, matanda na po ako, nalaman po. Huwag na pong rapin ang lola ko, matanda na po ako, nalaman po. Sabi naman ng lola sa likod, lahat niya eh. Ano ang message ng story? Lahat na nakikinig ngayon dito sa seminar ito ay welcome po sa AIM Global. Ako po ay walang ipasinig. Ito hindi lang para sa bata, kapati humatanda, welcome po lahat. So alam kong kanina habang nakikinig kayo kay Mark, gigil na gigil kayo kasi nakakita kayo ng mga checking ang lalaki, tama ba ako? Ng mga kotse, gusto niya lahat magkaroon ng ganon, tama ba ako? Yes! Alam mo bang lahat na umaaten ng ganitong seminar ay yayaman? Yes! Lahat ay yayaman! Yes! Pero hindi matutuloy ang pagyaman. Kapag ang tenga mo ay hindi mo iningatan kung sino papakinggan. Kasi ngayon, ikaw ay gigil na gigil. Talagang, wow! Talagang hindi sa kayong mga mata, talagang gusto mo na yung mga umulit. Ang problema, kapag yung tenga mo, hindi mo pinangatawalan ang pangarap mo. Kasi ang tengang yan, iyan ang magpapawagsa. Yayaman ka na sana, hindi natuloy. Bakit? Kasi kung sino-sino ang pinakinggan mo. Kaya mula ngayon, araw na ito, bago kayo tumayo dyan, bibilin ako kayo para yumaman kayo. Yung tema mo, sasara mo na. Huwag na huwag mo papakinggan ang lahat ng mga kamag-anak mo. Pinsan mo, even asawa mo papakinggan. Bakit? Madidiskarir ang pangarap mo. Kasi sa mga negative ang mga yan eh. Hindi naka-attend, tama ba ako? Yes. Ang sasabihin ng mga kaibigan mo, talagang power ko eh. Sabi, pare, talagaya ka na tayo dito, pare! Nakakita ko ng opportunity, pare! O, sasabihin naman sila ng kaibigan mo, alam ko na yan. Ha? Maka-attend ako ng ganyan seminar. Kaya ng meeting yan. Wala ganyan. Kaya sasabihin mo sa kaibigan mo na ako. Gusto mo, patunayan ko talagang piramiding yan? Ako. Di ba, nag-drawing pa yung speaker doon. Ikaw totoo. Diba? Tapos ikaw-drawing na ngayon. Dalawa lang, kung baro ng dalawa.
dalawa. Tama, piramid. Ikaw na hindi makapanindigan, ano sasabihin mo? Ay, oh man. Eh mga kapatid, for the purpose of presentation, ito na kasi yung pinakamadaling presentasyon. Para maintindihan mo na may left, right, 1,000. Tama ba? Yes! O pwede naman ganito ang presentation mo para hindi ka bagay piramid, where is coming to? Ikaw to! Tapos tuwa ka ng dalawa. Tapos yung dalawa, kumain ka ng dalawa. Dala-dala lang naman talaga sa mga sumunod. Dala-dala lang naman talaga. Ano na isura? Mukha ng pay-up mo, mukha ng spaceship ah. Kung ito nga, hindi maintindihan ang mahina utak ng mga kaibigan mo, paano pa yan? Sabi ka ka, ay, hangin ko na. Ah, kaibigan, paano ka nagawa ang talang ko? Tama ba ito? At sasabihin pa ng mga kaibigan, baka! Huwag na huwag ka sasali dyan. Kasi swerte lang ang auda dyan. Yung now na, may 1,000. Ikaw ay nandito. Ulit ka yun. Ito, ngayon, dito. Diba? Wala ka yung income. Hindi ka. Mga kapatid, pwede naman ganito ang presentation ko para walang nawalan na ulit. Ikaw to! Kuha ka ng dalawa. Tapos yung dalawa, kuha ka ng dalawa. Dala-dalawa lang naman talaga dito. Dala-dalawa lang naman talaga. Dala-dalawa. O, sino na nauna? Sino na nauna? Hindi ba talagang tropa? Pati yung mga structure pinag-diskitahan mo. Mga kapatid, computer system to. Tama ba ako? At ito lang sasabihin ko sa inyo, lahat lalo ng mga naibitahan, huwag mong i-discredit ang isang company na nagpayaman ng marami dahil lang wala kang 7,000. Wala ka naman negative dahil wala kang 7,690, tama ba? Yun naman ang totoo eh! Kasi kung meron ka 7,000, ano ba ang ibigay mo sa kaibigan mo nag-invite sa'yo? O, yan na. Bumili mo ng package, inumin yung mga product na yan. Pati yung sabot, tatalin mo, ilalimis ko na kayo. Kaya ka lang negative. Sa totoo lang, lahat ng tao dito gusto talagang sumali. Kaya lang nangangatwiran. Gumagawa na ng katwiran nila na kung mara yung ayaw nila. Kasi nga wala kang pera. Huwag mo yung discredit ang isang company may pagaling na maraming. Kaya wala kang pera. Ako kaya matibay ako dito. 13 years na ako sa yung global. Bakit? Nasubukan ko po yung product. Ang kapatid ko may sisabres. 2 weeks na lang ako pera na. Nangungutang sa akin, kaya ako nalaman. Sabi sa akin, kuya, pautangin mo ako. Kulang pang opera ko. Sabi ko, kung kaya magpa-opera, inumin mo ng product ng Global. Inumin mo na 3 sa umaga, 3 sa gabi. Kapag hindi pa rin natunog, pati yung box na pati nila. Yung sabi ko sa kapatid ko eh. Yung kapatid ko, mag-ingat yung inumin. Alam mo, after a week, natunaw ang sis sa breast ng kapatid ko. Ang pinakamatindo, yung doktor na mag-opera, binalikan namin. Chinek, clear na po siya, kaya na-recruit namin ng 7 accounts pa. Kaya ang ganda ko ng product. Alam mo, kakabenta ko ng product dito, hindi ko makalimutan, may isang matanda, 72 years old, putol ang paa, diabetic kasi. At siya po ay retired US Navy, byuda na po. At dahil mayaman, nakapangasawa ulit. At ang napangasawa ay 32 years old. Wow! Ilan taon na kayo, ma'am? Hindi mas sariwa yun sa'yo, ano? Dilit na lang, dilit. Ito nga, kakakabenta ko. Ito yung ganda ko. Tatay! Kumusta tatay? Sabi ko, uminom ka. Kasi sabi ng matanda sa akin, siya rin na may napangasawa nga 32 years. So may problema si tatay. Hindi niya mabuntis si misis. Kasi ayaw nang pumasok ni barangay captain sa barangay hall. At yung dalawang barangay tatay, gantamad talaga magbantay. Kasi naiintindihan nyo ngayon. Ito na. Ito na video. Ayan. Sabi ko naman, tatay, uminom ka nito. 3 sa umaga, 3. So, bumili naman 5 boxes na sila 24/7. Wow. And, ang ginawa naman ng matanda, 5. Kasi wala naman overdose. Along after a week, tumawag sa akin, Michael, may nangyayari. Ang nangyayari ka, tantarong. Tapos after naman ang Michael, hey, good news, Michael. Nakapasok na si barangay captain sa barangay. After a month pa, aba, buntis si misis. At pala yung anak kayo, 7 taon na. At ako ang ninong. Abay pala pa, ano naman. Alam mo, dito, titignan kasi ng mga distribu, yung mga tao na imbitahan namin, na akala na sila, magbebenta-benta ka, malalim mo ang dahilan. Isa lang po yung nagbebenta ka, at nagiging bridge ka para sa iba. Kasi ang dami ko na, mga bedridden, mga puputulan na pa, hindi na putulan,
mga yung mga nalalabong mata, nanliluminaw, yung mga stage 4 cancer, ay lahat to gumagaling. Ang dami yung mga testimonials dito sa amin. At talagang effective yung prata. Kasi ang mga bulag ay nakakakita na. Ang mga pilay ay nakakakita na. Ang mga bulag ay nakakalakad na. Tama naman ang sinasabi ko. Joke lang ko yun. Mga kapatid, simple lang. Sa lahat na gusto yung umaman dito, ingatan yung tenga nyo. Ingatan nyo po yung tenga nyo. Bakit? Yung tenga kasi, minsan, kung sino pinakikinggan, tama? Kanino ka makikinig, tangay? Sa mga kaibigan mo, sa ubaw lang na narating o nakarating sa Switzerland. Tama na ako. Papakinggan nyo po yung mga taong nagkaroon ng resulta. At ito pa mga bilin ko sa inyo, please lang. Pangamatuloy ang inyong pagyaman. Huwag kong magkikwento hanggat hindi kasali. Kasi iba nagkikwento eh. Paglabas pa lang dyan sa elevator, parang mari-mari talaga napakaganda ng produkto mo. Yung itim na kilitili mo, mari, ay talaga produkto mo. May pang-asa pa pala, mari, yung itim na kilitili. Ano, mari-mari ng produkto. At mari, naku, napakaganda ng produkto rito, mari. At may labi dalawang prutas, labi dalawang gulay. O mari, tatanungin ka naman ako, mari. Ay, ano yung mga gulay ang ilagay dyan? Ah, mari, hindi ko, may mga talo, may mga sikaw. Kaya mali, eh. Iba kasi makulit talaga, kaya hindi natuloy. Yayaman na sana, hindi natuloy. Bakit? May makatawag pa. Mare. Napakaganda ng marketing plan, mare. Pag naintindihan mo talaga, yayaman na tayo, mare. Dako para maintindihan mo, kumuha ng ball ka na kape. Kumuha ka, mare. Kumuha ka. O mare, meron na, mare. Sige, mag-drawing ka ng bilog, mare. Mag-drawing ka ng bilog. O meron na, mare, meron. Mag-drawing ka ng dalawang pahaba. Pahaba na lang, meron. Mag-drawing ka pa ng dalawang bilog, mare. Gusto ko yan. Diba? Baka mali ang may drawing. Please lang. Bakit kong kasali. Hindi ba kasi talaga makulit eh. Hayaan nyo na muna kami magkwento. Kailan ba? Yes! Hayaan na para maging matibay ang inyong desisyon. Okay, tama na. Ay, by the way, sa tuwing masasalita po ako, ako ay namimigay ng 1,000 pesos. Sa unang babae makapagdadala sa akin ng panting basa. O, dahil sa kakatawa. Pero, bago natin bigyan, baka kasi pumunta ro, tamsihihan lang, kakarao. At bago rin natin, pipigaan mo, hoy, amin mo! Bago, yan ka. Ay, alam niyo ba, kakatok ko ng ganito, makapagbigay na kalawa ng 1,000. Kasi may isang matanda na talagang umihingas siya. Masaya ko ba kayo? Masaya kayo. Ay, ganito lang, parang matuloy ang pagyaman. May maglulog. Ang lolo nito ay may ako. At ang ato ko ay may nanay. Ang trabaho ng maglolo ay pagsasaka. Ang gamit sa pagsasaka ay kanya. Alas 5 na ng hapon, mag-out na sila ng kanilang opisina. Eh bakit? Ay, tingnan mo ang car nila. May siya po na. Ano pa kaya naman na? Tama, hindi lang to. Napag-desisyon na ng maglolo, nasakyan ang kalabaw pa uwi. May mga tao sa banda roon, ang sabi ng mga tao. Napakawalang hiyan ang maglolo yan. Walang konsiderasyon, hindi na nakawas sa kalabaw. Pagod na nag-araro yung kalabaw maghapon. Dalawa pa, sinakyan pa nilang dalawa. Walang awas sa kalabaw. Pwede naman isa lang kasi makayat, hila yung isa. Kaya bumaba yung ako, hila na ako. Lolo na sakay. Sa banda roon, sa may barangay, gaya na naman mga tao. Sabi ng mga tao. Napakawalang hiyan ang magandang yun. Walang awa doon sa kanya, kapong batang-bata pa, imura, mabuti pa, alam pa ko, umasulag at matapakan ng kalawa ko, ang mga ng batang yun. Kaya ang ginawa ng bata, siya sumakay, lolo naman naging, sa mga lolo, mga tao na naman, kung sabi ng mga tao, napakawalang hiyan ang kapong yan. Siya ang malakas yung matanda ang pinaghirin, marupok lang ito. Ako yung matapakan ng mga wala naman. Kaya bumaba ka po, sinang dalawa na naging nagin. Sa mga lolo, mga tao na naman, sabi ng mga tao, napakawalang utak na maglolo niya. May kalabaw naman hindi sila kay dalawa kasi naman. Wala kayo utak na maglolo niya. Alam na, kahit niya yung mag-apit. Maglolo, anong ginawa? Binuhat na yung kalabaw. Ano ang message ng story? Kung lagi po tayo makikinig
sa opinion ng ating kapwa, ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kaibigan, wala na tayong magagawang mabuti. Tama ba ako? Yes! Hindi ka magiging masaya kapag lagi ka makikinig sa opinion ng iba. Please lang, manindigan ka pa sa sarili mo. Manindigan ka para sa pangarap mo, para sa pamilya mo. Manindigan ka ngayon para sa sarili mo, hindi sa opinion ng iyong kapwa. Ikaw nakapakinig dito. Tama, dapat panindigan mo. Kaya para lalong tumibay ang inyong pakikinig. Huwag kayong maniniwala sa sabi-sabi. Tama, sabi-sabi sa labas. Kaya para mas maintindihan nyo, may magkuya. Ang kuya nito, ang magkuya, na pagkasunduan ng magkuya, na magnakaw ng bayabas sa tabi ng sementeryo. Ang ginawa nila, yan ang bakod yan eh. Tapos nilip dito. Dito yung private lot, yung bayabas nandito, pero tumawid yung sana doon sa sementeryo. Yun doon yung mga kukuhanin nilang mga bayabas. Kaya umakyat sila sa gate. Talagang nagmamadali, magkuya, maya-maya may parating nalawasin. Kuya, may tao na, dalihan mo. Tapos nalaglag bigla yung dalawang bayabas sa gate. Sabi ng kuya, naku, paano yan? Yung dalawang bayabas, libutin mo yun. Mamaya na, ubusin mo na natin ito. Lagay. Na ganyan, ay parating na yung lasing, sumisipol-sipol. Hindi ko kumakanta-kanta pa yung lasing. Sabi, baba, makauli tayo. Punta tayo sa sementeryo. Nagtago na sila. So habang paparating yung lasing, nag-usap yung magkuya. Kuya, paghatian na natin yung bayabas. Okay, walang problema, ating kapatid ha. Isa sa'yo! Isa sa akin! Isa sa'yo! Isa sa akin! Tama, parating yung lasing. Sabi ko, naku, pinagahatian na ng mga demonyo, mga talong nawari ko sa mga ko. Nawala yung lasing. Isa sa'yo! Isa sa akin! Sa takot na lasing na wala, biglang tumako sa simbahan. At nagsumbong kay Father, yung mga bangkay sa cemetery, mga talo na pinagahatiran mo ng mga demonyo. Sabi ng bangkay, ano ba ang mga binigyan sa sabi mo? Ay, Father, rinig na rinig ko po, pumunta, samahan niyo ako sa cemetery. Rinig na rinig ko po, pinagahatiran po kawawa ng mga talo na wala, kinukuhan ng mga demonyo. Pumunta, pare, sinamahan. Pagdating sa mga gate, isa sa'yo, isa sa akin. Sabi ng pare, ano? Isa sa'yo, isa sa akin. Okay, tapos na. Ay, kuya, okay na. Ay, paano yung dalawang nasa gate? Sabi ng pare, Badong, takbo! So, ganito siya. Simple lang gusto ko sabihin. Pero kasi nakikinig. Kayo ang nakakita, tama ba ako? Kayo ang nakakita ng picture niya, kayo nakarinig doble. Kaya dapat ay mas manindigan pa sa pangarap ko. Tama ba ako? Kaya nga bago ko tapusin ang speech kong ito, para matuloy ang pagyaman nyo, simple lang po. Kailangan ay lagi kang ngumiti. Tatandaan nyo po. Iba po ang aura na binibigay at opportunity sa isang taong palangiti. Alam nyo ba yun? Yes! Kaya kung ikaw hindi palangiti, yung bang parang pinagsaklubang ka ng langit at lupa na talaga namang pinagsaklubang ka ng may mga tao susuplada, akala mo hindi mamamatay, tama ba ako? Yung mga kagaganda dyan sa Makati, akala mo gusto makadalaga ng mga naka-skirt na dito, ah, para mukha mas kakusuplada na dyan. Ang totoo, bukas naman ang mga panty na mga yun. Sa akin naman, kung ikaw ayaw kong umiti, yung parang ang pag-iti mo talaga ng nabibili, talagang ayaw kong umiti, pag kinakarir mo yan, sa akin okay lang. Kasi sa isip-isip ko, ha, parang araw, ingiti ka rin. Bakit? Ang gagaling kayo ng mga punyari artist ngayon. Ay, mapagpapatay ka na. May make-up ang ka, di ba? Dahil yan. Kahit ayaw mo kayo, ingiti kayo, mapagpatay ka kayo. Kaya ngumiti ka. Ngitihan nyo muna kapit Balaga ho ang tao ay umingiti. Bakit? Alam nyo ba? Sa dami na nilikha ng Diyos, isa lang ang binigyan na kapangyarihan ngumiti at ang tao. Diba? Kaya nakakita ka ng ibis ngumingiti. Wala ka nga, diba? Kalabaw na ngumingiti. Wala! Tao lang ang binigyan. Kaya kung gusto mong maging ang grasya ng Diyos ay mapapunta sa'yo, kailangan maganda ang aura mo. At ito po yung mga tip ko sa inyo. Dapat yung ngumingiti, tapos smile, tapos good morning. Kasi sa bahay ho, nagsisimula ang pagyaman, ang swerte. Yes! Eh baka kasi sa loob ng tahanan nyo, umaga, hindi ka ngumingiti. Kaya simula ngayon narinig mo ako. Kung ikaw ay magulang, at ang ikaw ay hindi sanay sa loob ng tahanan na
Pagkagising mo pala yung nag-good morning ka na, simulan mo na buhos. Simulan mo, may nanay at tatay ka. Pag nakita mo yung anak mo pagising na kaya, good morning, son! Good morning, daughter! Ano yung sabihin ng mga anak ko? Anong espiritu ko? Ay, alam nyo, gawin nyo yun. Baka anong buhay nyo? Kaysa naman, umaga-umaga pa lang yung nanay, bakit parang yung mga kumutain nyo pa rin naman? Ay, yung mga sinakang dito pa rin. Pati ba yun, pati ba yun? Ay, umaga pa rin yung nanay ka na. Makalasing ka talaga eh, tama ba ako? Pwede namang mamili, choice yun eh. Kaya sa, ang practice sa amin, pagkagising, good morning, daddy! Di ba ganyan? Ang sarap po ng feelings kapag ang anak mo gina-good morning ka, tama? Eh, turuan niyo po ang inyong mga magulang. Paliwala kayo sa akin, nagsisimula yun sa tahanan. Yung simpleng pagliti, napakahalaga po niyan. Kaya nga yung mga tao hindi pala liti, nako. At ang tip ko pa sa inyo, iiwasan niyo ang mga tao na negatibo. Kung pwede kong magpalit na kaibigan, palitan niyo na. Hindi, totoo yan. Itakwil niyo muna ang mga kaibigan niyo negatibo, yung mga walang pag-asa sa buhay, yung mga kumag-isip ay negatibo. Ay, baka tanungin niyo ako, ay paano ba malalaman ang tao yung negative? Eh, pag sinabi mo sa mga yan, ang ganda naman ang sikat ng araw ngayon, ang sagot ng mga yan, lulubog din yan. Ang ganda naman ang bulaklak, malalanta din yan. Alam niyo yung mga taong ganun, hindi magiging happy. Tama ba ako? Tandaan niyo mga kapatid, minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Sana naman, piliin mo yung happiness. Tama? Piliin niyo po yung happiness. Kaya ako, pinipili ko na mga kaibigan ko kapag negative ko, hindi ko pinapansin yan. Kasi ayaw ko na, ituring mo ng mga yan yung tae. Hindi ko tao yan. Yung nakakatawa, pero yun o, ang pinakamatibay na words na pwede mong matandaan. Ituring mo mga kaibigan mo yung tae, ng mga negatibo. Huwag mo na-entertain yun. Bakit? In-entertain mo ba ang tae? Sabi, ikaw ba? Nakakita ng tae? Ganito yung reaction mo? Wow! Ang ganda naman ng tae ito. Wow! Mula-mula pa. Tayo nga! Tignan eh. Kapag kasi nakakita ka ng tayo, iniiwasan mo yan. Tama ba ako? Yes! Oh, mga kapatid, mamili kayo ng kaibigan. Kaya ako simula nang nakita ko na ito, Marlene, pinili ko yung mga kaibigan ko. Kasi mga kaibigan ko dati, mga negatibo. By the way, baka tanungin nyo ako, saan ba ko galing? Ayan. I'm Mike Bacron from Cavite. Ayan. Pagka-graduate ko ng college, sa naging trabaho ko, naging auditor. Auditor of Tagaytay Highlands International Golf Club Incorporated. Auditor po ako doon. At nung ako yung naging na-boring na maging auditor, ako yung nag-apply sa SM. Ako po yung tinanggap ng SM as Customer Service Supervisor. Kasi sabi ng iba, ako, ang network marketing, kinakaril lang yan ng mga walang pinag-aralan. Mali ko kayo. May mga tao rito na may pinag-aralan. Hindi yun yung tatanong, economist po ako. Ang course ko po ay katulad ni former President Gloria Macapagal Arroyo, ekonomista. Yan po ay kurso ng mga matatalino. Totoo naman, bago ka makatapos sa economics, ang hirap pa yan, apat na taong pagsasagaan ko yun, talagang mahirap, magsusunog ka ng kilay. At kung hindi ka makatapos ng kurso ngayon, kung hindi ka napainom ng birds na nanay mo na kay bata mo. Nagkataon na, napainom ako ng birds na nanay mo, kaya napainom. At hindi lang yun. Ako din ay graduate ng Theological Studies sa SB de Seminary. Dapat talaga yung magpapare ako eh. Kaya lang ayaw kong tatanang mga kababayan, kaya lumabas ako. Totoo yan. Ang hirap kaya mag-iba ako. Tatawa-tawa kayo kasi hindi kayo makarelate. Ang hirap na mag-iisip ba yung guwapo ko. Kaya ako, nung kinarili ko po ito, sa totoo lang, meron ho akong karir sa employment. Meron ho. Kasi taas ang pinag-aralan ko, ang ganda ng credentials ko. Pwede ho talaga. Pero mas pinili ko na gawin ang AIM Global. Bakit? Sa employment, kahit maging manager ka ganyan, wala sa kapangyarihan mo ang magpayaman ng iba. Kasi nangangamuhan ka lang eh. Tama ba ako? Ay dito ho, may ibibigay sa iyong kapangyarihan na pwede mong isalin sa iba. Ang kapangyarihan ang magpayaman ng iba. Yan ho ang nagustuhan ko. Kaya sa dami nung ilumangang under my organization, tip ko sa inyo, kaya ako, effective. Kasi every week, may tinatawag kami sumpaan session. Ang dali kasi ng negosyo natin eh. Di ba kaluwag kanan lang naman yan? Tama. Ang prerequisite mo, dapat yumaman ang left mo, yumaman ang right mo. Alam mo ba sa study, kapag ikaw to, tapos may left ka, na kumita ng 1 million, kaka-1,000. Ito right mo, kumita ng 1 million, sa'yo 2 million. Kaya may kasabihan sa network marketing eh. Pag ang left mo yung naka-expedition na sasakyan, at ang right mo yung naka-expedition na sasakyan, ikaw rin yung naka-expedition, pero iba sa'yo, double deck. Wow! Pero ito na nangyayari.
Kaya ako effective. Kaya minsan at kasi sinusumpa ko yan eh. At ang maganda sa network marketing, tinuturuan kang manalangin para sa iba. Huwag mo nang ipagdasal ang sarili mo. Ipagdasal mo yung iba. Kasi prerequisite eh. Kaya ako, pinagtitirin ko pa ng kandila yung mga downlines ko. Kapag nakikita kami, sinusumpa kita, yayaman ka. Ang sabi ko nga, yeah! O sinusumpa kita, yayaman ka, yeah! Magayaman nga. Kaya manunta kayo, nayayaman ang inyong kapwa at mayaman. Yes! Kaya nga, bago ako matapos dito, iiwanan ko pa kayo sa pangkwento. May magnanay. Ang nanay na ito ay mananahi. At may anak na 14 years old. Kaya may titigay. Habang nananahi ang nanay, eh parang nagpo-computer yun. Parang nananahi. Kinukulit ng anak na 14 years old. Nay, dalangin na po ako, nay. Bakit hindi naman pala nakabibigin ng pero nay? Nay, bakat na po. Nakabasos na po, nay, sige ba ng boss ko? Nay, hindi naman pala ako ba? Sabi ng nanay, hindi pinapasin. Nay, nay. Kaya talaga kung tao, ba't hindi mo ako isanda? Kahit sa palengke lang, nay. Di pa rin pinapasin. Nagalit na. Nay! Nay! Bro! Sumagot ang nay. Tigilan mo nga ako ba doon? Alam ko, marami nakikinig dito, mga empleyado. Meron kayo pinapasokan ng mga kumpanya na kayo nangalamuhan. Alam niyo, ang dami yung kahilingan, lalo ka na pag tumatagal ka sa employment, tama. Pero ang sasabihin ko sa inyo, hindi may bibigay ng company pinapasokan mo ngayon ang mga pangarap mo. Kasi nakadesign sila ng uling lang ang iyong lakas, ang iyong talino, ang matumanda ka na yung tanong doon yung kayo meron tayo. Ang maganda ko sa Global, pagtulungan natin ang Global. Lahat ng pangarap natin ay matutupad. Huwag ka lang titigil. Kaya ang message ko sa iyo, teka lang. Kaya kung sino man ang nag-invite sa inyo ngayon, kung sino man yan ha, at hindi pa mayaman, ngayon pa lang ay magpa-picture ka na. Ngayon pa lang. Kasi lahat ng distributor ng Global, huwag lang titigil. Payaman ang payaman ang payaman. Same buhay po ako in my 13 years dito. Meron dito 2 years lang, bigla na umaman. 3 years lang, bigla na umaman. Kaya nga kami na nag-invite sa inyo ay may message ako sa inyo. May magtatay. Kukumpletuhin ko na, hindi naman ako araw-araw sa Ortigas. May magtatay. Nagkataw ng tatay nito ay hari. At ang kanyang anak, ay ano ba tao sa anak ko? Prinsesa, tama. 28 years old na. Ay ngayon, gusto na magkaroon ng apo ng hari. Ang sabi ng hari. O sige, gusto ko mag-asama ka na. Kaya nagpaskil yung hari sa lahat ng mga matitipunong prinsipe, mga kalalakihan na matitipuno na sa tabi ng aking kaharian. Bukas ay magpunta ng alas 8 ng umaga sa tabi ng ilog. At kung sino mang una makatawid sa ilog, yun ang mapangasawa ng aking prinsesa. At ikakasal ko yung araw ninyo. Alas 8 ng umaga, parang ganito, ganyan yung eksena. Kayo lahat ay mga kontesa, nandito ang prinsesa, nakakilabas yung ganito. Tapos yung hari nakaganyan. Alas 8 ng umaga. Walang makatawid, alas 9. Walang makatanong, alas 11. Walang makatanong, alas 12. Walang makatanong, binigyan na ng pagkain yung mga hari. Alam ko na, walang makatanong. Bakit walang makatanong? Kasi nilagyan ang hari ng mga bulanya, ng mga linta, ng mga hari. Ang ganyan yan. Alas 3 na hapon. Walang makatalong, naghihintay pa rin. Alas 4 rin punto, may bilang sa lalaki. Pah! Nakarating dyan. Sabi ng lalaki. Sabi ng hari. Magaling. Matupuno. Ngayon din eh, kakasal kita sa aking presa. Sabi ng lalaki. Mahal.
magtanong muna kasi. Sige, anong iyong katanungan? Sino po bang walang hiyang nagtulak sa akin? May nagtulak. Ano ang message? Kami mga naroon na dito, kayo mga naibigahan namin, itinutulak namin kayo. Huwag kayong magagalit kung pinipilit namin kayong gawin ng Englobal. Kasi itinutulak namin kayo sa isang opportunity na alam namin ikaw ay yaman. Kaya para matuloy ang inyong success dito, may mag-ati. Ano ko ba? Dahan ko talaga kwento. Dahan ko talaga kong kwento, pati mga tingang, ngipin, mga tutuloy, pati kong langot, buhok, ubat, ang dahan kong kwento. Yung iba nga lang, mahalay ka, hindi maganda. May mag-ati. Yung ate 35 years old, yung bunso ay 25. Eh, ang problema, yung bunso ilip na ilip sa ate. Kinausap yung ate, ate, mag-asawa ka na. Tanda-tanda mo na. Alam mo na ako pa kita. Eh, hindi ako mag-asawa. Ay, wala akong pag-asawa. Eh, sabi naman ng ate, eh, wala akong makita. Ay, huwag ka mag-alala ate, papakilala kita. Sa isang guwapo, mayaman, at patangkad. Kawalan po kasi, pinakilala. Pinakilala sa Arabo. Pinakilala ng ate. Napalanok ko yung ate. Eh ngayon, matindi yung Arabo, nagkakaras agad sa ate. At after a month, niligawan. Ibang klase ng ligaw yung Arabo. Please marry me. Please. Sabi naman ng ate, In short, hindi tight ng ate yung Arabo. After a month, nakalugod na, please marry me, please. Sabi ng ate, hindi. After 6 months, nakadipan na ba yun? Lumuluha na yung Arabo, please marry me. Talagang totoo, at gusto pang kasalan. Totoo yung pagmamahal ng Arabo, talagang concert. Ninaawa na yung babae. Okay, stand up. I will marry you under my 4 conditions. So, what are your conditions? Nabuhalin yung Arabo. Siyempre, nag-isip yung Pilipina na mga conditions na alam niya wala yung Arabo. Tama. Okay, please tell me your conditions. Okay, sabi ng Pinay. This is my first condition. Do you have Ferrari? Sabi ng Arabo, yes, I have the Lamborghini. Nagkamalita, tinarang. Okay, this is my second condition. Do you have mansion? Sabi ng Arabo, yes, I am. Sabi ng Arabo, ano ito yung meron? Ay, sigurado ko wala siya nito. Okay, do you have 10 million US dollars in your bank account? More than that. Nagkamali na. Kaya nakatali ko din pinag-miss ko. Ayaw ka na mapakasal sa Arabo nito. Kinukulit ang Arabo, please tell me, tell me your last and fourth condition. Tell me. Sa nabuhay ang pinay, sabi ng pinay, ay sigurado ako, wala siya dito. Okay, sabi ng pinay, this is my last and fourth condition. Do you have 12 inches? Ang sagot ng Arabo, I will cut. Two things, mga kapatid. Sa lahat ng gusto mong makakuha ng kanilang success story na kanilang pangalan, two things lang. Number one, cut your bad habits. Tigilan nyo na yung paranegative, yung mga habits nyo na hindi na kayayaman. Ikalawa, be persistent. Kailangan persistent ka na kunin ang mga pangalan. Number one. And bandang huli ko pong sasabihin sa inyo. Bandang huli, bago tayo maghiwalay. Kung ang ginawa mo noong 2018, 2017, and 16, ulitin mo ngayon ang 2019 and even 20, wala kang gagawin kakaiba. Walang magbabago sa buhay mo. Magdesisyon ho kayong dapat nag-i-innovate sa buhay. Kailangan ay may ginagawang kakaiba. Kasi kapag yung ginagawa mo ay paulit-ulit lang, karisulta na ngayon. Sino ba yung pasimuno ng paggawa ng kakaiba? Sasabihin ko sa inyo, totohanan. Diyos ang pasimuno. Araw-araw na lang may ginagawang kakaiba yan nasa taas natin. Eh. Tama ba? Yes. Simulang-simula pa lang ng history. Kahit basahin mo natin mamaya. Paano ba nilikhaan ang mundo ng Diyos? Punta na tayo sa Genesis. Biblia na po ang pag-usapan natin. Wala. Sama ba? Kasi kung dito, Biblia na. Mamaya, pumunta na tayo yung mathematics. Biblia na. Paano ba
ba nilikha mong dok? Tama yung Diyos, eh, madaling, eh, nag-innovate lang yun. Oh, diba sabi niya, unang araw, nilikha ganito, ganito. Ikalawang araw, ganito, ganito, ganito. Ikatlang araw, nilikha mga kabundok, mga karagatang, mga hayop ng malalaki, maliliit, mga bababanis, mga iba, nilimilipan. Di ba ganyan, mga ganon? Yes. Ikapang araw, magkaroon na liwanag, at nagkaroon na liwanag. Di ba mga ganyan? Yes. At tapos nung nalikha ng lahat, sabi na Diyos, nalikha ko ng lahat. Sino mga nalagabi? Nag-innovate na naman, gumawa na naman, nakakaiba. Ano ginawa? Di ba gumawa ng gano'n ang puti? O di ba gano'n? Tama! O, basahin niyo po ang Genesis. Maya. Kayo ba nakaka-relate lahat? Yes! O, pinag-usapan natin, first book of the Bible. Yes! Genesis. Ano ginawa? Di ba ginawa niya gano'n ang puti? Tapos ginawa niya. Tapos hinihima. Di ba naging lalaki, naging mapagpipo na, di ba ba? Sama! Kumanon! Tapos yun na yun, nakipaglaro ko sa marong boy, di ba ganyan mo? Di ba wala lang sakto, tama ko, sila yung paglaro. Ang nakita na naman yun, sabi ko, oh, masaya yung aking nilikha. Naku, hindi lupo sa kasihan. Kailangan ay bigyan ng partner. Ano na naman ang ginawa? Nag-inagay ka naman. Pinatulog yung lalaki. Nung tulog na, imagine nyo yung narration ha, yung pagkakaralay, kinuha ang isang kaliwang tadyang. Isang kaliwang tadyang mo ng lalaki. Ibig sabihin, ang lakas ng babae, katumbas lang ng isang tadyang ng babae, ng lalaki. Kaya dapat talaga, ang babae ay pinamahal, inaaruga, okay, kine-care. Kaya dapat yung nilalakasangan kasi, ano yan, kabahagi na katungan mo yan eh, tama ba? Isa lang eh. At ito na, di ba inihipan na mo? Tapos, naging babae, di ba? Sexy talagang, wow! Eh ngayon, yung lalaki, di ba tulog? Di ba tulog? Yung kasi pag dinutulog yun eh, nang ginawa ka dyan eh. Kung ano ba ba? Kaya pag gising na ganyan. Sino to? Parang kawangis ko. Yung nagulat eh, magigising lang eh. Kaya binerify ko yun. Ginawa ka niya ang kanyang mo. Pareho. Mata. Mata. Pareho. Ilong. Ilong. Ang pareho bibig. Pareho. 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 Ang kilaki lang, pero pareho rin. Pareho rin. Usog. Lord, kwento lang. Lord. May ang talong. Hoy, tanda nyo. Kapag-aralan ko yung seminaryo. Lord, kwento lang. Ito na. Bago tayo magtapos. Eh, bakit ako naging Adan? Di ba, magtataka kayo, bakit naging Eva? Yun ang dahilan. At bakit naging Adan? Ang may kagagawan niya, yung ahas. Tapos lang yan yung ahas eh. Di ba may utos? Again, Genesis. Di ba sabi ko, kainin yung lahat ng puro rito, maliban yung isa? Tama ba ako? Ay, ngayon si Eva. Naglalakad din eh. Hindi ako tubad rin. Di ba, hindi niya yung ahas. Di ba sabi ko yan? Kainin mo to! Di ba ganyan? Ay, ngayon, kinain, kinain. Pagkakain na ganun, di ba, di ba, ahas nagsasalita, di ba? Sabi ko, kainin mo, magiging matalino pang kaya ng Diyos. Tinanong ko kayo sa professor ko yun. Sabi ko, proper. Bakit itong ahas yung nagsasalita? Sabi ko, sabi ko, hindi ko rin alam. Basta nagsasalita. Yung pagkakamari, ano ba? Ayun mo, kainin mo to. Tinahin na ganun. Pagkakain ko, naraman siya ko, di ba? Nagkaroon siya ng Malaysia. Ayun mo, di ba nga si Adan? Kaya pinuntahin niya, dapat tayo ng tama. Adan! Hindi pwede kayo pinagbabawal yan. Ang ginawa ko noon, sinalpak yun. Nabulunan, nabumara dito, kaya nagkaroon ng Adam's apple. Lord, kwento lang, kwento lang. So, tapos na po tayo. Tapos na, wala pa kanya naman. So,
Seriously speaking, mga kapatid, kung sino man po nag-invite sa inyo, mag-usap po kayo. Ang tip ko sa inyo, kumuha kayo ng multiple accounts para mas madilis ang inyong pagkuha ng success story sa inyo. Gusto ko pong makita kayo one day, na hawak ang mic nito, na sa Philippine Arena, nagkikwento ng success story. So again, tayo po ay magkita-kita na lamang sa FB, sa YouTube. I-type nyo lang po ang pangalan ko. Ayan, medyo may pagka-foreigner po ito. Ayan. Ayan. I-follow nyo na lang ako kapag gusto nyo. At manutin ang mga seminar ko para sumaya kayo. So, good news mga kapatid. Ang AIM Global ay daming ginagawang innovation ngayon. May mga promo-promo po ngayon, lalo na para sa mga kabataan. Kaya welcome po sa AIM Global. May panalangin po ako. Sana po yung nangyari sa akin, yung mangyari din sa inyo. Ayan! 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 Ay